pala magawa sa loob ng sasakyan. Ayun, good morning. Ito tayo ang pasyente. Pare, pwede na. Ngayon, ang kanyang mamaya. So, gagawin natin. So, ayun guys. 49K odo. So, 48, 49, 8, 44. Ilang taon na to? So, chichikapin natin. Medyo matagal yata itong nakatambak guys. Kung nga pansin nyo, puro so, paan na rin natin. Turn up. Naririnig ko. Naming pwedeng gawin. So, yun. Baklasin na natin ito. Ito ka ng bako, kuya. Walang lang. Sira Rocky, lagi na puputulan niya. Oo. O, sira Rocky. Putal na rin, pare. Ready sa mama? Oo. Putal na rin. Putal na rin. Nanay, yun ang sumunod eh. Sayang. So, kapit na kapit. Sabi kasi natuyuan na eh. Kaya kanina binubumba ko dun eh. Kung may tatalsik man lang. Oh, possible to. Kaya na may stock kung saan dyan. Ako, wala na boss langis. Kaya ganyan ang tunog. Oh, laki pa ng kalit ng damper. Oh, dadamper natin boss. Pag hindi pa na wala ang tunog, yun na, bababa na natin. Nabang eh. Oh, natuyuan boss, wala nang langis. Isa na yung sa naging. Sira yung ano yung pari. Ayun no, kita nyo ha. Marami pang dugo ng manok. Ala, wala nang langis. Tiyog niya lang yung klase na yun, wala nang langis talaga. Oo, natuyuan pre. Binumba ko kanina, halos wala nang tumalsik. Kaya baga nasa compression. Dapat talaga yun kasi every 1K change oil. Kaya sabi si 1K change oil. Kada 1K change oil. Delikado yun pag nagkatama pa yung mabas, mabas. So yun guys, kung makikita nyo, ang motor ni Pops ay wala nilang langis. Kaya maingay ang makina. So yung clutch housing nyo guys. So unahin natin to. Palakan ng kalog. Lakas ng kalog. So tatanggalin natin yung... So ngayon, i-remote natin yan. Tapos, kung hindi pa rin malakas yung nawala yung may dumatayo doon na. Black. Bababa natin ito guys. So, mas mainan talaga ito is silipin nyo. So, ito na yung lining nya. Sisikapin natin. So, mga sunog na guys. Yan, oh. Mapapansin nyo. Sunog na yung lining nya. So, pwede pa naman siyang umuwi. Kung sakali, pwede natin ito ikabit. Yun nga lang, hindi na natin pwedeng patagalin na ganito pa rin. So, maghahanap na lang tayo kung sakali. Okay? Sunog ang lining. So ito yung clutch housing niya kung napapansin niya guys. Sobrang kalakas ang ingay oh. Nagana pa naman yung ano mo. Kilometers diba? Naramdam ko kayo ng binibirit ko. Alas 1K talaga yan. Napare Alan. So long siya. Napare Alan. Pag yan yung nag-2K 1.5 masama na sa motor yun. Nalimutan yung mag-change yun. Napasalit yung gamit. Baka nabiyahe yan ng malayo tapos hindi na change so yan. Tapos yun niya. Biyahe-biyahe. Dapat pag maingay na pops dala agad sa mekaniko para hindi lumala. Kasi halip na ang babayaran niya hundreds magiging thousand. Yan na yan. Wala na. So yun. Kakalasin natin itong clutch housing niya. So, gamit tayo ng 19mm at improvised na pang kontra. So, baklas ng clutch housing, i-dadamper natin to. Ang ganda, ganda ng kulay, mga ka-idol. Kung mapapansin nyo, ang makina niya ay talagang naubusan ng langis, no? So, talagang sunog na sunog, no? Kung mapapansin nyo. O, yun, no? Ayaw man niya magpakalas. So, hindi tayo ng tulong. Ang buhay ko, di ba, magtalas ng ganyan langis? Ang langis yung... So, tanggalin natin to.
saka yung spacer. Kita mo pa yung kulay. So, idadamper na natin yun, guys. Yan, ang laki ng kalog. So, ito na rin yung cost niya kung bakit sobrang ingay. And then, yun na nga, naubusan sa ng langis. So, kung mapapansin nyo, wala pang 20 ml yata yung nakuha natin. Sobrang lala na nangyari sa motor na to. 5 ml. So, yun. The best way nito, Pops, lalagyan natin siya na muna ng langis na yung mga inipon ko dyan para mabanlawan. Saka natin lalagyan ng fully doon, totally sealed na langis. Uh-huh. So, yung mga inipon ko dyan, Pops, mga tira-tira lang naman yung sa mga bote, safe naman, sobrang malinis pa talaga. Kung totally sealed langis pa yun, bali inipon ko lang. Kasi kung lalagyan natin ito agad ng bagong bilin lang, sayang naman kasi. Itim din agad yung? Itim din agad. Pamanlaw lang ba? Yun, no? So, dami ko dyan, inipon ko yun. At ito yung mga padami ng chainsaw, tinitiwari ko yun, nakakaipon ako. So yun, ito na. Dadamper na rin ito. First step is damper. Yun, pag dinawala ingay, diba? Okay, hanggang upper lang naman ito. So, meron naman kaming head gasket, saka base gasket, saka valve seal. Isa sa possible na papunta natin, guys, dito is yung buong block. So, piston ring, piston pin, at saka ito na mismo, cylinder block, piston pin, at piston ring. Saka yung valve seal, at saka head gasket, base gasket. Tapos, lilinisin natin. So, okay na ulit siguro yan. Sana naman eh hindi nagkaroon ng tama yung kanyang sigunyal. So, sana walang knocking. So, okay naman to, may kulog naman to sa jack. Pero, medyo may kulog na rin na konti oh. Dahil sana ubusin sa langis. No? Ito yung shifting fork. At yung stall. Ito yung gear ratio na sinasabi. Gear ratio, idle gear. So, ito yun sa stock. Bibilangin natin, no? Sa sniper 150. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. So yung stock ratio ng ating idle primary gear pala, guys, is 2040. So ibig sabihin ito yung stock size nya. So ganito yung kay paring RJ, yung mapapansin nyo lang. Pag pinalitan nyo to, guys, dalawa lang yung effect. Yung isa parang may turbo at yung isa naman may ingay. So yun, tara, patayin natin to. Tinangano lang magkano, pare? Kala ng langis, 250 lang. 50 labor, 100 yung filter. Day 3, nasa 400 lang, di ba? Hindi, 250 o 400, sarado. Meron ka langis, meron ka chainsaw, meron ka ano, pan-labor ka. Madalas nang gawin kumpara sa kanina. Critical yung kanina, pag nag-follow ka dun, yari ka dun. Pwede kang makabasag, instant 5,000 kasama shipping. So, basta lang pagpalo muna kasi pinalalapat lang yung ulo. So, ngayon, ulitin pa yung lahat. Ano may gold ko pa dyan? May. Wala na pare ko. Back to 6-6-6 tayo. Sige lang ako pare. Tapos dyan pare. Sige. Ha? Sige, sige. Saka yung field pwede. Sinsor yun ka na? Ilan na? Gagawa ng Excel. Tapos yung Excel. Ayun o. So yun, guys, tapos na yung ating clutch housing. Look at that. So yun o, hindi na siya kumakalog. Okay? Takbakan na natin to. Para naglalaro lang yun. So matalas yun, pumasok na yung sinuway. So spacer, sarap magawa ng motor, parang naglalaro ka lang, pero enjoy mo lang yung trabaho mo, pre, no? Para hindi mo maramdaman yung pagod. Mamaya maramdaman mo pagod na. Okay, no? So kabit na natin to, guys. So yun, ismail na lang natin, guys, kahit pagod tayo. Masaya pa yung boss na meron. Yun ang pinakamasarap sa pakaramdam. So yun, no? Nakabago siya ng... Nakabago ka pa. Ito, uwi mo na to. Gusto mo, patimbang na lang natin dito sa amin. Ano to, pre? Mga nag-upgrade, yung mga nag-slipper clutch. So ito, sponsor na lang natin kasi iniwan naman to. So yun, guys, makaka-sponsor tayo ng mga ganito dito kapag may iniiwan. Ayun, no? So, ano na sa'yo? Ano na yun sa'yo? Huwag na ma-slipper na yung akin. Lamang yun, ha? So, yun, ha? Back nyo yung tinatawag na lock washer. Sunod nyo yung lock knife. Pero baka may damper ka dyan. Ay, ano? I-slipper. I-slipper mo na
bigla si boss. Hindi pa nga tayo sigurado eh. So yun oh, hagpitin na natin. So gamitin lang natin ulit ng pangunta na improvise. Made by Rocky Lintan. So si tatay naman nag-welding. So birahin nyo na nga 19. Okay, tight. Ayan, okay na yan. Huwag mo lang ganyan pala, susunod dyan. Oo, hindi mo mahawa kayo. Mawakas akong kamay mo. Nawakas akong kamay ko dyan eh. So, pwede na lang. Excuse, saan dyan yata sa may likod mo. Pwede mga kasunod. Ito yung lock washer, so kailangan natin idikit dun sa nut para hindi kumalas. Kahit luwag na, hindi pa yung lilipad. So, bibihira naman ang kakalasan ito guys. So, ito yung pinakampang secure sa nut mo para hindi kumalas. So, yun yung trabaho ng lock washer. Lagot ka, babalikan to ng may-ari. So ito yung lining na mas maganda kumpara dun sa iyo. So ito yung sa iyo, sunog lahat. Mga sunog na ayan oh guys, lag na yung kanya. So ito. Salpak na natin. Kumpara dun sa kanya. So lining. Lining muna, sunod yung clutch plate. So labas yung atalas, sa loob yung hindi. Tapos lining again. Ay, may vlog to pre. Since na kaya medyo makulit ako dito. Let's play it ulit. Parang bilis na yung vlog nyo. 10,000 views na yun, pre. 10,000 views na. Lining ulit. Wait. Pag nag 1 million, 10 million. Ibili tayo, pre, ng ano, bahay. Tapos magagala na tayong dalawa lagi pre, sama-sama tayo. Mag-vlog-vlog-vlog gagal lang tayo no. So ito, ililipat nyo lang. So luma na rin kasi. So partner ng luma, alam nga namang ikabit natin sa kabila ay luma rin, di ba? So papalitan na natin siya guys. Medyo matigas. So, yan no, gamit lang kayo na T-wrench. So may washer pa yan. Basta yung ito. So lagay nyo lang dito guys so. Yan. Tapos washer. Tapos yung kanyang nut. So before nyo to isalpak guys huwag nyo kalimutang silipin kung nandun yung bearing. So nandun naman siya. Kaya so bakbakan na natin. Dito guys, hindi tulad ng Uma Racing wala siyang arrow. Pag sinalpak nyo okay na kaagad. Mangit ang laban natin. Medyo pangit lang pre, tignan yung ano, pero compare naman dito, sunog. Papatimbang namin. Pero ang dalasa yun. So yun yung karapatan namin yun para ipapatimbang namin pag inigyan. So may madumi lang tignan, pero ay, may good. Kasi bago pa, nakatambak lang ba? So higpit, 10 mm lang. So sa mag-impact yan, mas mainam kung manamanuhin nyo na lang, baka hindi kayo sanay mag-impact. So yung mga sanay naman, i-impactin nyo lang. Tigas na isa, loko-loko. So, nakapagbaklas pa yata tayo. Sana sumunod ka. Yun, ayos. Ito yung service kayo, no? Tuyunan lang, pati yun tumigas. Grabe naman. So, yun, ah. Ano binibiyahe ko? So, yun, ah. Ay, Christmas. Ano na? May Christmas ko, nahulog. So, tigas ng clutch niya, guys. Kung mapapansin niyo. Oh, sagad na. So, ubos na pala. Kaya pala. So, huwag mo nang hapitan pag hanggat din na doon sa kabila. Basta 12. Arm sa kabilang side before nyo itight ito. So, yan. Loogan natin muna. Kaya pala kahit anong adjust, malalim pa rin. Yun oh. Dito muna kayo guys sa kabilang side. So, may class adjustment dito. So, i-release nyo muna ito para magkaroon kayo ulit ng slot. So, mas mahina kung magtira lang kayo dito ng mga limang thread. Yan o. So, may adjustment na ulit siya. Mahaba-haba na yung kanyang adjustment.
Yan, tira natin siya ng mga apat. Okay, so i-type nyo na to. Yan, mahihilahin kayo mula dito hanggang dun. So, may napita mo. Tama na. So, wala na siyang clutch. Dito naman tayo. So, adjust naman to. Yan, so meron ulit. Ayan na. Sa adjust yung bulito dito. So, yun. Ayun na to. Hapit. Alright. So, tapos na. So, yun. Lift natin yung front case at magsasalim tayo ng langis. Tapos, i-start natin yung motor. Ito, medyo matime. Sumputin natin dun. Pero, ito yung gaya na nga nang sabi ko kanina. Ilalagyan lang natin ng langis na yung nandyan ko. Tapos, mga 200 to 300 kilometers lang, no? Palit agad. Wow. So, para mawala to. Para mabanlawan. Grabe, oh. So, kailangan mo dito is carb cleaner. Bubugahan mo to. Siguro gastos ko dito ng mga 150 pesos lang. Bubugahan mo to, guys, para guys. Bukti na yan, pare. Oo, oh, bukti na yan. So, balik na natin. Yeah, thank you. So, yun, oh. So, filter pala. Tanggalin na natin ang filter nito. Good na, good na. Dito na ba filter? Nandito, nandito, nandito. Ayan, yun. Ayos lang kayo sumara. That's true. Baba ng milk. Bawa na pero, di ba? Ngayon na, pag pinahantan ko siya, masabing mahingi. Ayun guys, kung papapansin nyo is talagang dahil naubusan ng langis, sira ang kanyang black, no? So yan, no? Sira ang kanyang black. Kayod, no? Kumayod na guys. Kaya kanina kung mapapansin nyo, loose compression. So yan, ito ang hatol natin is palitan natin ng black. Nagbago. Ito kasi sa batangas, ano kami? So yan, black. Ibigangan natin yung dawel. Masalang baka kasama doon sa Marawi si Kim, taga Los Lobanyo, yung kulay dilaw yung blue niyan. Para may kasama ka din kayo sa amin si Aldrin. Aldrin Hernandez. Oo, nag-iisda. Oo. Isa mo yun. Oo, kasama namin yun. Pare, yung nag-iisda, namimingwit. Namimingwit. Oo. Pare ko yun. Isa mo yun. Kasama namin yun. Talaga. So, kailangan yung hulit. Bulaga. You know, guys. Kita nyo. Wala na. Grabe. Yan, oh. Wala na, pre. Talagang kayod. Kagaya ito nung sinervice natin sa Kalaka. Oo. Nangyari. Yan talaga si Sira niya kasuwaran lang. Pwede yung guys, oh. Sobrang kayod. Oo. Oh. So, tatak. Yan yung maingay niya. Oo. Oh. So, ito. Naku po. So, okay na yung pare. Okay pa to. Ano ba ang inalagaan sa mga ganun?
Para sa tanong ng akin, no. Pa-check ko nga sa iyo. Okay po. Okay pa, okay pa. So ito lang, kaya masama yung tunog niya, guys. Ito guys, oh, mapapansin niyo, ubos ang kanyang ayan, no. Pinakamalala niya yung bandang intake. So ayan, no, may exhaust, bandang tapat ng exhaust, then intake. So kung mapapansin niyo, guys, yung black niya, ayan, no, sobrang kayod na kayod, no. Ayan, no. So kabilang side naman, yun, no. Dahil naubusan ng langis. So yun guys, papalitan natin pa ngayong araw. Kumapit lang ulit sa may bago. Tignan ako kung gano'n na yun. Sabihin mo lang sa iyong ano. Pagkakaya na akong pangalimigani ko. 100% black is good day sa iyong black. So good luck sa ating journey ko. Sana makakuha tayo dito. Kung hindi, isaabot ito ng tatlong araw dito. Langis lang po ang ating puhunan sa motor. So ngayon kung titipidin natin ang ating motor sa langis ay magkakaganto po ang nangyayari. So itap po natin muna sa motor. Ngayon ano meron kami ano, may event kami ngayong ano, ngayong July 24, 27. Baling Grand DP yun. Nangyayari po kasi ay yung naubusan siya ng oil. Sa Talampasigan dito sa may Sariaya. Sa Talampasigan dito. 24-25 yun, ano yun, overnight streaming, wala pa bayaran yung trans doon. Tapos may para. So, kakalugin natin kung meron. Sa buong motor, ganyan po. Okay pa. Ang isang ticket, isang swerte. Oo. Parang yun lang ang entrance. So, medyo may play na konti. Normal naman yan, pero dito dapat wala. 24, ang punta doon, pwede ka doon pumunta sa batang gabi. So, yun. Palit ng... Ang kita talaga namin doon, alas 2. Pre, ito ang dadalhin mo sa kasa. So, ito ang hahanapin nyo. Kailangan nyo makakuha ng bagong piston ring at bagong piston tsaka bagong piston pin. So yun, ito lang. No, isang set na yan. Oo, isang set. Kung ano tingnado, okay naman. Okay naman. So far, napaka-ayos ng iwan. Sorte. Sorte ka kasi hindi nadamo yung pinakaloob. Bali ang sira lang is upper. Sorte pre, hindi nadali yung so ano, magbuti natin yung niya at kayo mag-anap. Hindi, ano kaya ang gagawin ko? Hindi, okay lang. Basta, wala kayo ay pre-revision. Hindi, una kayo sa sabang. Hindi mo lang may sabang. So, yun guys. So, ito yung ating dumating kaninang umaga na maingay yung makina. So, dinamper namin, tumahimik ng konti, pero so far naman, yun, tahimik na. Pero, binuksan ko na rin yung block niya. So, yung block niya guys is talagang na-damage. Malaki yung nakayod. So ngayon guys is babaklasin natin to at ating lilinisin. So kung mapapansin nyo yung block niya guys is nagkaroon ng guhit. So hindi na siya pwede. Hindi lang airlines yan talagang kumayod. So cause nito guys is talagang nagkulang sa alaga sa langis. No? So ganun ang nangyayari. Tipid ngayon, kamot later. So ganun talaga lagi. Huwag nyong tipirin yung ating langis dahil mura lang naman ang chainsaw, di ba? Kung ipapatinsaw nyo sa mga ating mekaniko dyan sa tabi-tabi, di ba? Halimbawa, ang langis, 250, ang oil filter, 100, tapos ang labor, 50 pesos, so papatak lang ng 400 pesos, kasama na rin ang langis at filter doon. So, ang nangyari kasi ay nagtipid si Pops. So, ayun, nagtipid ka ng 400 sa langis, pero ang epekto naman ay ganito. So, ayan, kayod ang kanyang piston sa block dahil walang langis. So, ano nangyari? 400 pesos niya is naging 1,000, no? So, ngayon, lilinisin natin ito para condition ulit yung motor. So, usually, pag ganito kasi nga binabaan natin ang makina, ay kailangan natin paltan na rin yung pinatawag na bulb seal at saka para malinis natin ito lahat. Then, itong mga carbon, tatanggalin natin yan. So, bawat mga bulbs, ililinisin natin. So, ito nga pala yung aking tools na nabili sa Shopee. Apply man ito at ito ay pagtanggal ng mga barbula. So, kung guys, makapansin nyo, sa iba is pinupukpok. So, sa amin naman, ito ang gamit namin. So, ito ay bulb remover. So, bulb inspired rin pang bulb install. So, ginagamit ko itong tools na to para maalwan yung aming trabaho. So, dati kasi, pag nagkakabit kami ng mga racing spring, so, ang tigas-tigas si kabit. So, ngayon, di tayo mahihirapan pag meron tayo nito. Bulb remover ito at saka pang bulb install to. So ito guys, nabili ko to sa Shopee ng nasa 1,100. So guys, maraming to doon. Mamimili lang kayo sa mga seller na kukuha nyo. Advice ko naman sa mga kukuha nito ay
ang gawin nyo. Kung sino yung maraming sold at maganda yung mga review, doon kayo kumura. Huwag nyo piliin lagi yung mura. Ang isipin nyo kasi ay makukuha nyo yung item na maayos at maganda yung feedback sa Shopee. So ngayon ay i-remove na natin yung bulb. Gamit itong tools na to. So, nire-ready ko lang muna siya, guys. So, dyan na kayo kasi at medyo nakahubad tayo. Sobrang init kasi kahit wala namang macho yan, guys. Macho taba choice. Susunang ano? Ito? Yung susunang ito, nandun sa loob. Ay, tara pa na. Pinakakabuha ko ba? So, yan. Kukuha siya ng gas. So, tignan natin kung kaya niya pa kumuha ng gas. Yung mga tek-tek na lalawal. So, dito, guys, is marami siyang pangkalas, no? Kung mapapansin nyo. So, meron siyang limang klase na pangkalas. Itong kinadalas ang ginagamit ko dito, itong size na to. Okay, so madali lang to, guys. At saka kahit minsan nag-iisa kayo, kaya nyo gawin yung inyong trabaho ng nag-iisa. Kapag di naman kasi mag-tawag dito, mamanamanan nyo kasi medyo matatagalan tayo. At saka mas safe to, guys. So kung papaluin natin is ang nangyayari pag pinupok-pok, nagkakaroon ng damage yung bulb. So pag pinakpak natin, pwede siyang baluktot. Shoutout pala kay Sir Tax, Christian Espinas. Sorry, Christian. Magandang umaga po. Ito ang ating content ngayong araw. So, top overhauling ng Sniper 150. Replace natin siya ng cylinder block. Isang set po siya. Ang kapagta natin. So, kapagtan po natin siya ng block at saka piston ring, piston pin, at saka ng valve seal at head gasket at base gasket. So, medyo marami kami tayong papalitan. Anyways, so, pag na-press nyo, makikita nyo agad yung lock dyan. Gumagamit lang ako ng magnetic na flat screw para makuha ko yung pinakang lock. So, kung mapapansin nyo, may mga lock to. So, hindi yata magnetic yung aking nadampot na screw. Kaya kumapit. So, nasa yung screw natin na magnetic. So, maganda yung tunggalin, guys. Dahil meron tayong bulb remover. Meron tayong screw. So, ayan, guys. Magnetic. So, mapapansin nyo. Tanggal agad. Hindi tayo magpapakahirap na baklas-baklas na ito. So, after nyo itong matanggal, isa, is i-release nyo itong ating pinakang bolts dito sa ibabaw. O, aakyat yan. So, matatanggal nyo na agad yung ating bulb spring. So yun na, next naman tayo. So isang bulb naman tayo. Pag-i-check na lang. So yun, tanggal na yung kanyang retainer. So ito na yung bulb. Bulb spring. So next ano naman tayo, bulb. Tapok nyo lang doon sa bag, tapos ito nyo na siya. Ayan o. Katanggal nyo na agad yan. So yun, guys. Tapos, makita nyo na yung mga cutters. So, yan. So, pagtanggal nyo ng cutters, release nyo lang ulit ito, pataas. Okay. So, napakadali lang, guys, itong gamitin kapag may ganito kayo, kahit gaano katigas yung... Mag-block ka pala para pwede kayo mag-brip na pag-brip na pag-brip. Ang dami natin yung viewers niya siguro pag nag-grip tayo, guys. Siguro puro bakla, no? Ayun, oh. So, tanggal na agad. So, lipat naman tayo sa kabilang side. So, mabubunot nyo na agad yung mga bulbs pag meron kayo nito. Ayun, oh. Okay, so yun. Intake and exhaust. Sa mamaya, guys, is ating kaasintahin yan sa isa para lumapat ng maayos. Kapag sa bago, no? So yun, napakaganda ng tools na to, guys. Hindi kayo hindi kayo mahirap ang tanggal ng bulb. Hindi kayo magpapalo-palo. Hindi rin
ay iwasan nyo rin yung pagkaroon ng pagkabalok-balok ng barbola. So yun, nakanggan na natin itong kanyang valve spring. So apat yun guys. So sa valve naman is dalawang intake at dalawang exhaust. Dahil yung sniper 150 natin is 4 valve. So bubunutin natin yung kanyang mga valve seal. So isa rin sa cause ng motor guys minsan kung bakit umuusok sila ito kasi is lumalaki yung mga butas nyo. Yan yung tinatawag natin yung valve seal. Guys, huwag niyo kalimutang ilagay ito ha pag ibabalik niyo na. Ito yung tinatawag na valve seat, valve spring seat. Diyan sa tumutungtong yung ating spring, yung parang washer na yun. Diyan nakatapak yung ating spring. So, ang trabaho niyan para hindi masisira yung ganyan na aluminum pinakang base sa may ating valve guide. Okay? So, dito naman sa kanyang motor, hindi pa naman masyadong makarbon ang kanyang dito sa may mga part ng bulb niya. Ating linis lang ito. So, yun guys, linis na natin ito. So ayun, malinis na agad yung isa nating bag. So ayun na. Madaling ilinisin dyan guys is yung talagang intake valve. Dahil intake valve is puro gasolina na pumapasok dyan. Ito namang exhaust is puro burn gases at saka mga carbon yung mga dumadaan. Yun nga. So mas madalas magdumi ang exhaust kasi yan dumadaan lahat ng dumi. So tinawag pang exhaust, diba? So makapansin nyo, maraming carbon. So ganito na kami maglinis ng valve. So pag manaman kasi, tatagalan tayo. Mapapansin nyo, medyo matagal linisin yung exhaust valve kasi dun sa intake valve kasi maraming carbon. So yun, kung mapapansin nyo naman difference, so linis at saka hindi pa linis. So yun, tapos na yung isa. So last one, then mag-aasinta tayo at mamaya naman pupunta tayo sa machine shop dahil naputulan ng isang bolts yun ng kanyang head. At pag naka-machine shop natin, pwede na natin buhin, matitestin na natin yung motor. So I hope si Kuya Mike ay bukas. So plan ko sana para din na kami lumayo. Si Kuya Mike na. Kaya na yun ni Kuya Mike. So tignan natin para ang diskarte ni Kuya Mike. Ito naman kahit ganyan ito pagkatuduhin linis. Basta malinis lang pagkakadali. Huwag lang may naiwang mga carbon-carbon. Last one.
linis. So yun guys, tapos na ang linis ng ating bulb. So ngayon naman ay mag-aasin tayo. So dito, kasi kami, para maiwasan natin magkapalit-palit yung bulb, so kailangan natin ng exhaust. Okay, so intake. So in. Ayan, X. Okay. So dito, ang mapapansin nyo, syempre, basic naman na intake is dito. So, alam niyo na kung saan ipapatan yung bulb. Okay, so dalawang intake. Para maiwasan natin mag-shuffle. Mamaya sa laling lapag natin, naasintan na natin. Ayan, isang technique na iwasan magkapalit yung bulb. So yan. So kung wala naman kayo ito sa bahay, impact, pwede nyo lang manumanuhin. Naka-isa na tayo. So mamaya i-test natin yan. Test leg. Okay. Para malaman natin kung may tagas. Wala. So kailangan nyo yan. So dapat nakakabit yung bulb at saka yung cutters and retainers pag mag-leg test kayo. Kasi hindi nyo mali-leg test yan kapag hindi nyo pinabit. Pwede naman. Tukudan nyo lang dito. Pero mas much better na mas nakakabit yung bulb. Para mas maganda. Then kung hindi naman siya nag-leak, diretso na yung kabit, diba? So isang trabaho na lang. Yun ang ibig ko rin sabihin. So, may isang oras pa pre, tapos na to. Dapat pag nag-overhaul kayo ng ating mga motor, kalasan is palit na lang bulb seal para maiwasan yung ulit na gawa. Kasi kuusok yan. Saka isipin nyo guys, is 49k odo. So dapat talaga is palitan na natin ang bulb seal yan. Sa bulb seal, nabuyan na siya ilagay. So lubricant nyo lang yung konti yung dulo, then isalpak nyo na. Doy, nahulog. So yun. Shoutout pala kay Kuya Mike. Napakalakas ng kanyang braso. So kahit niya yung aming pinaghirapan ditong kalasin kanina ay talagang binaraso na lang ng pagbaklas. Hindi siya nagpakahirap. Konting pihit-pihit lang. Medyo inabala natin siya. Meron siyang ginagawa. So yun ha. Ngayon na-install natin yung exhaust. So ito yung exhaust on this. Exhaust valve. Exhaust valve yan. Intake valve. Intake valve yan. Okay, so yan, patapos na. Tignan tayo guys ang ating valve installer. Tulit tayo. Okay, valve spin. So dito is yung malimit sa ilalim. Hindi mo kakalimutan yan. Laging nang malimit sa ilalim, okay? Malaki yung gap sa ibabaw. So, ito yung kanyang retainer. Ilagay natin yung mga cutters. So, back. Okay. Ito ang ating valve installer. So, mahirap. Medyo solo. Okay. Ayan. Sapak mo nga kung balance. So may mali. Kailangan natin yung malaki o maliit para mas maganda ay kabit. Kamirapan. So ganito lang yung pag-install namin ng mga bulb ng cutters at retainer. So malisang paraan para hindi tayo makabaloktot ng bulb. Kasi pag pinapok natin yan guys, pwede mabaloktot.
So ito, pinipress nila ng ilis. So hulog nyo lang yun. Tapos press mo ng konti. So taas na ulit. Okay. Yun o, tapos agad. So nakaisa na agad tayo. Hindi tayo masyadong nahirapan. So cleaner, cutters. Lagay hulog, so na yan, masakit sa paa sa palit, so release ang ating pangbal. So pag nakatukod na, crush na ulit yung spring, wala yan. So apply na ulit. Diba? Bilis lang. Kung may ganito, diba? Pag isa ano, pukpukan ng pukpuk eh. So, nakadalawa agad tayo. Sa ganun-ganun lang kabilis. Wala kang gamit. Problema mo, mahirap maglagay, diba? Tingnan mo, pumitik pa, kakasal. Yun, nangabol ko yata. Tuloy. Ang hirap ng magnetic. So yan, medyo pumalpak doon sa isa. Kasi yung ating cutters ay nahulog. So pumitik. So pag pumitik yung cutters, nahirapan kayo magbalik. Ng kawati lang naman. So wala. So, bunot tayo lahat. Okay, ulit. Ay, naka. Nakasama ka. Isa ka na, boy. So, yan. Makita niyo, guys. Mga ba na? Tapos, dali-dali niyo iakyat. Release. Alright, so tapos. Ganun lang. Maganda kapag may tools kayo, guys. Na ganito. Medyo mapapabilis yung inyong trabaho. So yan, install na natin. Install na natin. Para mamaya, tuloy-tuloy tayo, guys. So ito na yung rocker arm. Tapos, yung kabilang rocker arm naman. Ito siya. Yun. Kaya tuloy. Then, yung lock. Yung fin. Ang rock na arm cover natin. Nalagay na natin. So, may maliit na 8mm dalawa. Oops.
isang araw punta lang tayo dito sa ano. So yun, sasapak mo natin. So ligtas, ligtas. So far, okay naman yung intake natin sa ating ligtas. Exhaust naman tayo. Ligtas. Yun, okay din siya. Okay, walang sinaw. Let's go. So, ikakabit na natin. So yun mga idol, kanina ang ingay nyo itong motor nito. So ito yung maingay kanya. So binawa na natin. So pinata natin ng block, piston pin, saka piston ring. So yun, try na natin guys kung under na siya. So yun, nakal na siya. Kailangan na yung maingay na kanina ito. Ya, buenas horas. Ahora.